Kumakita, yeah. Gusto kong makita isang dalagang Pilipina, yeah. Dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina. Dalagang Pilipina, yeah. Ikaw ba isang dalagang Pilipina, yeah? At nagbabalak kang bumili ng motor or bibilhin ka ng motor ni daddy or mommy? Well, magandang gabay po ang video ito para sa inyo. So, abangan po hanggang sa huli. Magandang magandang umaga na po mga ka-rides at mga ka-angkas, at ang pag-uusapan po natin ngayong araw na to ay ang limang scooter o maliliit na motor na natutuba po para sa isang dalagang Pilipina. At ang mga motor po na babanggitin ko ay mga maliliit na motor o mga scooters na tugma po sa size ng isang Pilipina. At recommended po sila para sa mga baguhan or first time motorcycle riders o mga yung wala pang karanasan or experience po sa pag-drive ng motor. Kung halimbawa po di pa kayo nakapag-drive ng motor at maliit ang size nyo, huwag po kayo bibili agad ng isang super sports bike o isang big bike bilang isang first motorcycle nyo. Kasi unang-una po, di nyo pa po alam ang pakiramdam ng pag-drive ng motor. So kung mabigat, mabilis at mahirap i-drive ang bibili nyo agad para sa first motorcycle nyo, sigurado po ang hospital ang kahantungan ninyo. Ang mga super sports bike po or mga big bike tulad ng mga Yamaha R3, Yamaha R15 or Kawasaki Ninja 300 ay malalaki, mabibilis at mabibigat. At di po sila recommended para sa isang baguhan na rider ng motor, lalong-lalo na po sa babae. Recommended lang po sila kung halimbawa marunong kayo mag-drive ng motor or may experience kayo sa pag-drive ng motor. Kasi kung di pa po kayo marunong mag-drive ng motor at first time nyong mag-drive ng sports bike or big bike, mahihirapan po kayong i-control sila. Itulad ng mga maliliit na scooter na napakadali lang pong patakbuhin ng isang babae kasi magaan lang sila at maliit. So ito po ang top 5 na scooter or maliliit na motor para sa mga baguhang riders na dalagang Pilipina o ibig sabihin po mga babaeng maliliit or standard na Filipina size. Sa number 5 po. Sa number 5 po ito ay ang Honda Click 125i. Si Honda Click 125i po ay may suggested retail price ng 74,900. At ito po ang kanyang mga specifications. Ang engine displacement niya po or yung bilis ng makina niya is 125cc. Yung power niya po or yung lakas ng hatak ng makina niya is 11 horsepower. At ang starting option niya po or kung paano i-start yung makina is only electric. Wala po siyang kickstarter. At yung brake niya po ay hindi pa ABS or wala pa siyang ABS na capability sa brake. At ito po ang kanyang mga color variations. Meron pong black, meron ding orange, blue, pati magenta or pink. Yun po ang ating number 5 na si Honda Click 125i. Sa number 4 po. Sa number 4 po, ito ay ang Honda Beat 110cc. Si Honda Beat po ay may suggested retail price ng 66,400 hanggang 69,900. Depende po siya sa model. Ang ibig sabihin po nito is may ibang model na may 66,400 or mayroon ding ibang model na 69,900. Ito po ang specifications ni Honda Beat. Ang engine displacement niya po is 110cc. Yung power or yung hatak ng makina niya is 8.5 horsepower. At ang starting option niya po or yung paano siya start, paano i-start yung makina niya is kickstarter pati electric po. Pwede po siyang i-kickstart, pwede rin siyang electric or dipindot lang. Pero yung brake niya po, pares din sa number 5 natin, wala din siyang ABS na brake capability. At ang kanyang color variations po ay black, yellow, red, pati red, white, pati ang blue. Yun po ang ating number 4 na si Honda Beat 110cc. Sa number 3 po. Sa number 3 po, ito ay ang Suzuki SkyDrive Sport. Si Suzuki SkyDrive Sport po ay may suggested retail price ng 67,900. At ito po ang kanyang specifications. Ang engine displacement niya po o yung bilis ng makina niya is 113cc na mas malakas ng konti kaysa sa ating number 4 na Honda Beat, which is 110 lang. At ang kanyang power po o yung hatak ng kanyang makina is 8.9 horsepower. Tapos yung starting option niya po ay may kick start pati electric. Ibig sabihin po, kung halimbawa walang battery yung motor nyo, pwede nyo po siyang i-kickstart lang. Pero yung brake niya po, pares din sa number 5 natin, pati sa number 4, wala din po siyang ABS na system sa brake. At ito po ang kanyang color variations. Meron pong silver, may pink, pati matte black or flat black. Sa ating number 2 po. Sa ating number 2 po, ito ay ang Suzuki Address. Si Suzuki Address po ay may suggested retail price ng 66,900. At ito po ang kanyang specification.
options. Kanyang engine displacement po ay 113cc na kapares din po sa ating number 3, which is 113cc rin po ang displacement. Pero yung power niya po, yung hatak ng makina niya is 9.25 horsepower, which is mas malakas po kaysa sa ating number 3 na meron lang 8.9 horsepower. Tapos yung starting option niya po is kickstart pati electric din. Ibig sabihin kung walang battery, pwede niyo po siyang start gamit ang Kickstarter. At ito po ang kanyang color variations. May celebration red, metallic medium blue, pati ang titan black. At sa ating number 1. Ang ating number 1 po ay walang iba kundi si Yamaha Mio Sporty. Si Yamaha Mio Sporty po ay may suggested retail price ng 66,900. At ito po ang kanyang specifications. Ang kanyang engine displacement po or yung bilis ng makina niya is 114cc, which is mas malakas po kaysa sa ating number 3 pati sa number 2. Pero ang kanyang power po ay may 7.64 lang na horsepower, which is mababa ng konti kaysa sa ating number 3 pati sa number 2. Ang kanyang pong starting option or yung pag-start ng makina is electric din pati kickstart. Ibig sabihin kung wala pong battery yung motor mo, pwede nyo po siyang i-kickstart. So yun po ang ating number 1, which is si Yamaha Mio Sporty na may halagang 66,900.